Physical Education 5, aralin 2, ang mga sangkap ng physical fitness. Panalangin, Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na inyo ipinagkaloob sa amin. Nawa po ay patuloy ninyo kaming gabayan sa lahat ng aming gawain sa araw-araw, lalo't higit sa aming pag-aaral. Dinadalangin po namin ang lahat ng may karamdaman, nawa po ay hipuin po ng inyong pagpagaling na kamay ang kanilang mga sakit. Salamat po, Ama, sa lahat. Amen. Inaasahan, ang video na ito ay inihanda upang ikaw ay mabigyan ng kamalayan sa mga sangkap ng physical fitness. Sa tulong ng video na ito, ay malalaman mo ang iba't ibang sangkap ng physical fitness. Mapapaunlad ang iba't ibang sangkap ng physical fitness sa pamamagitan ng paglahok sa mga gawaing physical. Halina't magbalik-aral. Panuto, tukuyin ang rekomendadong dalas ng paggawa sa mga sumusunod na gawaing physical. Pumili ng sagot sa loob ng kahon at isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Halina't ating iwasto ang inyong mga sagot. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay D. Sa ikalawa, D. Sa ikatlong bilang ay C. Sa pang-apat, B. At ang panglima ay A. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot, mga bata? Magaling! Magandang araw, mga bata. Alam nyo ba na ang bawat individual ay may iba't ibang katangi ang taglay upang maisagawa ang kanilang tungkulin? Paano mapauunlad ng bawat individual ang kanilang mga katangian? Halina't alamin ang mga sangkap ng fitness at ng mga paraan sa pagpapaunlad ng mga kakayahan at pagpapanatili ng malusog na pangangatawan. Ang physical fitness ay ang kakayahan ng bawat tao na makagawa ng pang-araw-araw na gawain nang hindi kaagad napapagod at hindi nangangailangan ng karagdagang lakas sa oras ng pangangailangan. Narito ang dalawang uri ng physical fitness, ang health-related fitness at ang skilled-related fitness. Ang health-related fitness ay tumutukoy sa kondisyon ng kalusugan. Ang mga sangkap ng health-related ay cardiovascular endurance, muscular endurance, muscular strength, flexibility, at body composition. Ang skilled-related fitness naman ay tumutukoy sa kakayahan ng paggawa. Mga sangkap ng skilled-related fitness ay agility, balance, coordination, power, reaction time, at speed. Narito ang mga sangkap ng health-related fitness. Una ay ang cardiovascular endurance o tatag ng puso at baga. Ang ibig sabihin nito, ito ay may kakayahang makagawa ng pangmatagalang gawain na gumagamit ng malakihang mga galaw sa katamtaman hanggang sa mataas na antas ng kahirapan. Halimbawa, pagtakbo, paglalakad ng mabilis at pag-akyat sa hagdan. Ang mga paraan sa paglinang ng cardiovascular endurance ay ang 3-minute step test. Ikalawang sangkap ay ang muscular endurance o tatag ng kalamnan. Kahulugan nito, kakayahan ng mga kalamnan o muscles na matagalan ang paulit-ulit at mahabang paggawa. Halimbawa, pagtakbo, pagbubuhat ng paulit-ulit. Isang paraan ng paglinang nito ay ang curl-ups.
Narito pa ang ilan sa mga sangkap ng health-related fitness. Ang muscular strength o lakas ng kalamnan. Ito ay may kakayahan ng mga kalamnan o muscles na makapaglabas ng puwersa sa isang beses na buhos ng lakas. Halimbawa ng paggawa ay ang pagpalo ng malakas sa baseball at pagtulak sa isang bagay. Ang paraan ng paglinang naman ito ay push-ups o push-up. Ang susunod na sangkap ay flexibility o kahutukan. Ito ay may kakayahang makaabot ng isang bagay ng malaya sa pamamagitan ng pag-unat ng kalamnan at kasukasuan. Halimbawa ng paggawa ay ang pagbangon sa pagkakahiga, pagbuhat ng bagay, pag-abot ng bagay mula sa itaas. Ang paraan ng paglinang nito ay sit and reach. At ang huli ay ang body composition. Ito ay ang dami ng taba at parte na walang taba ng kalamnan, buto, tubig sa katawan. O ito ang paraan ng paglinang nito ay ang body mass index. Ito yung kinukuha natin yung height at saka weight. Okay, so yun ang bumubuo sa sangkap ng health-related fitness. Ay ang sangkap ng skilled-related fitness. Ang una, halimbawa ay ang balance o balanse. Ibig sabihin nito, ito ay may kakayahan ng katawan na panatilihing nasa wastong tikas at kapanatagan habang nakatayo sa isa o dalawang paa o static balance. Kumikilos sa sariling espasyo at patag na lugar or dynamic balance sa pag-ikot sa ere or in flight na tinatawag. Halimbawa, nagawain ay ang gymnastic stance. Pagsayaw, pag-spike sa volleyball ay halimbawa ng gawain sa ng sangkap ng balanse. At ang paraan ng paglinang nito ay stork balance test. So, tingnan ninyo sa larawan, mga bata. Ang susunod ay ang coordination. Ang coordination ay may kakayahan ng iba't ibang parte ng katawan na kumilos ng sabay-sabay na parang iisa ng walang kalituhan. Ang halimbawang gawain nito ay ang pagsayaw, pag-dribble at pag-dribble ng bola. Ang paraan ng paglinang ng coordination ay ang paper juggling. So, tingnan ang larawan, mga bata. Ang susunod naman ay ang power. Ang power ay kakayahang makapaglabas ng puwersa ng mabilisang batay sa kombinasyon ng lakas at bilis ng pagkilos. Halimbawa, ang gawain ay ang pagpukol sa bola ng baseball at paghagis ng bola. Ang paraan ng paglinang naman ito ay ang standing long jump at vertical jump. So, tingnan ang larawan, mga bata. Ang susunod na sangkap ay reaction time. Kakayahan ng mga bahagi ng katawan sa mabilisang pagkilos, sa pagsalo, pag-abot at pagtanggap ng paparating na bagay o sa mabilisang pag-iwas sa hindi inaasang bagay o pangyayari. Halimbawa ng paggawa ay ang pagkilos ayon sa batong bola sa batuhan ng bola, pag-iwas sa taya sa patintero. Ang isang paraan ng paglinang dito ay ang stick drop test. Ang susunod naman ay ang speed o bilis. Ito ay may kakayahang makagawa ng kilos sa maiksing panahon. Halimbawa, sa gawain nito ay ang pagtakbo at pagpasa ng bola. Ang paraan ng paglinang naman ito ay ang 50 meter sprint. So, ayan. Yan ang bumubuo sa skill-related fitness. Gawain. Panuto, isulat sa patlang ang H at R, HR kung ito ay sangkap ng health-related fitness.
at SR naman kung skilled related fitness. Halina't ating iwasto ang inyong mga sagot. Tama ba ang inyong mga kasagutan, mga bata? Mahusay! Tandaan, ang physical fitness ay ang kakayahan ng bawat tao na makagawa ng pang-araw-araw na gawain nang hindi kaagad napapagod. Ang health-related naman ay tumutukoy sa kondisyon ng kalusugan, samantalang ang skill-related ay tumutukoy sa kakayahan ng paggawa. Binubuo ang health-related ng mga sangkap ng cardiovascular endurance, muscular endurance, muscular strength, body composition, flexibility at skill-related ng mga sangkap agility, speed, reaction time, balance, power, at coordination. May iba't ibang gawaing physical na makapagpapaunlad ng mga sangkap ng physical fitness. Alam sa natutuhan, panuto, basahing mabuti ang mga tanong, piliin ang titik ng tamang sagot, isulat ito sa inyong kwaderno. Maraming salamat mga bata sa inyong kooperasyon sa ating aralin. Nawa ay mayroon kayong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam, please like, share, and subscribe, and hit the notification bell on my YouTube channel. Thank you! Muli, ito si Teacher Pre. Paalam!